Maraming salamat sa mga nagsubaybay at nanood sa unang bahagi nitong ating kwento. At sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko lang ang link sa description box nang malaman nyo ang pinagmula ng grupong Aligagang ng Cebu. Ako muli ang inyong kaprimo at ito. Ang aking kwento. At sa pagbalik ng grupong Aligagang, ay mas naging agresibo pa ito. Upang matustusan ang pangangailangan ng lumalaking grupo, maraming gasolinahan sa Cebu ang kanilang hinold up na naging dahilan din ng pagkasawi ng ilang sibilyan. Pinaulanan rin nila ng bala ang barangay hall ng Talisay, Cebu upang takutin ang abusadong kapitan at dahil sa sunod-sunod na pambubulabog ng Aligagang, ay talagang mas nakilala pa ang kanilang grupo. At dito na rin sila binansagan bilang Cebu's public enemy number 1. Taong 1984, patuloy pa rin ang paghasik ng grupo ni Ulysses Aliga at binatikos rin ang mga kapulisan ng iba't ibang pahayagan dahil sa mabagal na pagtugis sa grupo ng Aligagang. Kaya upang matugunan ang hinaing ng taong bayan, ay agad na bumuo ng task force ang kapulisan at nagbigay ng pabuyang 50,000 kung sino ang makakapagturo sa kuta ng grupo. At dahil napakalaking pera na ng 50,000 noon, kaya marami ang nagturo sa kinaruroonan ng Aligagang. Kaya sa puntong ito, ay agad namang umaksyon ang mga pulis at maingat na sinalakay ang kuta ng grupo ni Nabuboy. At nagkataon ding nagiinuman ang grupo, kaya hindi na ito nakapaghanda at nakapurma pa ng makorner ito ng mga armadong pulis. Halos lahat ng miyembro ay timbog at walang nagawa. Kabilang dito si Ellie, ngunit si Buboy ay agad namang nakatakas. Matapos ang insidente ngayon, si Buboy ay nagpalamig muna sa Davao gamit ang ibang pangalan. Ngunit 2 taon nang makalipas ay muli siyang bumalik sa Cebu at nakipagkita siya sa kanyang dating kasamahan na 2 taon na ring nagtatago. Subalit sa mga ginawang karahasan ng Aligagang ay hindi naging sapat ang 2 taong pananahimik upang malimutan ng taong bayan ang pagkakilanla ng mga miyembro ng grupong ito, lalo na ng pinuno nitong si Ulysses Aliga. Kaya nang siya ay muling naispatan sa lungsod ng Cebu, mabilis na umalingaw-ngaw ang balita na agad rin namang nakarating sa mga otoridad. Kaya naging alerto na ang mga pulis sa pagtugis kay Buboy upang hindi na ito makawala pa. At dito nga ay hindi nabigo ang mga pulis sapagkat tagumpay nilang nasakuti si Ulysses Buboy Aliga at ng isa pang miyembro ng Aligagang. Kaya nung makumpirma na timbog na ang notorious na leader ng Aligagang ay talagang maraming negosyante sa Cebu ang nagbunyi. Subalit hindi pa pala dito magtatapos ang kwento ng buhay ni Ulysses Buboy Aliga. At noong nasa kulungan na si Ulysses Aliga, laking gulat niya dahil muli niyang nakasama ang mga dating kasamahan sa gang. Kabilang dito si Ellie na dati niyang kanang kamay na isa na sa tagapagpalaganap ng salita ng Diyos sa loob ng bilangguan. Sinubukang baguhin ni Ellie si Buboy sa pamamagitan ng mga banal na salita ng Diyos. Subalit kinaina ng sistema ng kasamaan, karahasan ang pagkatao ni Buboy. Ilang buwan lang ang makalipas, dito na naman gumawa ng hakbang si Buboy upang makatakas sa bilangguan. Ngunit pinigilan ito ni Ellie at sinabihan na ano't ano pa man ang kanilang gawing pagtakas, tutugisin at tutugisin pa rin sila ng mga pulis at babalik pa rin sila
sa bilangguan. Subalit si Buboy ay hindi pa rin nakinig sa payo ng kanyang kaibigan. Kaya noong buwan ng Hunyo, taong 1987, si Buboy at ng iba pa niyang kasamahan ay tuluyan na ngang tumakas. Paano tinuldukan ang karahasan ng Aligagang? Ayon sa kwento, tagumpay na nakatakas mula sa bilangguan si Buboy kasama ng iba pang miyembro ng Aligagang. Subalit ang dati niyang kanang kamay na si Ele ay tuluyan ng nagpakabanal sa loob ng bilangguan. Ngunit ang pagtakas nito ay ang naging mitya upang tugisin pa ng mga pulis ang grupo ni Ulysses Buboy Alega. Walang araw at oras na sinasayang ang mga pulis sa paghahanap ng mga pugante. O sa madaling salita ay halos triple ang pagiging alerto ng mga kapulisan sa pagbabantay. Kaya nung magtagpo ang landas ng mga armadong pulis at ng mga armadong Aligagang, isang madugong labanan ang naganap. Walang humpay na bakbakan, habulan at sigawan. At sa pagtigil ng alingaungaw ng mga baril, isa lang ang nanaig, walang iba kundi ang mga pulis. Dahil lahat ng miyembro ng gang ay tudas, maging si Ulysses Buboy Alega ay tudas rin. Nang mabalitaan ni Ele ang sinapit ng kanyang mga dating kagrupo, ay labis siyang nalungkot. At sinisin niya pa ang kanyang sarili na sana raw ay itinimbre niya na lang sa mga pulis ang planong pagtakas ng kanyang mga kaibigan. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pagkabanal ni Ele, nagkaroon siya ng pagkakataon na lumaya sa riyas ng kasalanan. Subalit ilang beses ring nadawit ang kanyang pangalan dahil sa pagbebenta nang ipinagbabawal na gamot. Ang mensaheng mapupulot natin sa kwentong ito, laging itanim sa puso't isip ng mga taong madalas na nabubuhay sa dahas ng bala, madalas na bala rin ang tatapos sa kanyang buhay. Dito na magtatapos ang aking kwento at sana'y kung nagustuhan niyo ang videong ito, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako ang inyong Kaprimo at ito ang aking kwento.